Ganito talaga yung CR nila. So kita nyo yung sahigo, hindi pa ako yung ginamit. Okay, so hindi na to ginagamit ngayon. Pwede ba akong bumaba dyan mamaya? Hindi siya atay bed. So typical antique bed frame. O, di ba? Ang ganda. Nakakatawa. Okay, so yung isang bahay na pupuntahan natin, mga Hechibero, dito daw nag-shoot ang, sino ba sa inyong nanonood ng teleserye na Halik? Kaya lang hindi kasi ako masyadong familiar dun sa teleserye na yon ng ABS-CBN. Pero dun sa mga nakakaalam, ayan. So eto yung bahay kung saan sila nag-shoot. Ayan. Okay? So ito yung Ing Balemi. Ayan, events place na kasi ito mga Hechibero. Ayan. Hello po! Hello sir! Huwag mo akong kahagatin ha! Okay, so ulitin ko lang ito ay isa na ngayong events place. Ayan. Ang ganda no? Tsaka makikita nyo kahit na luma na yung bahay na restore, makikita mo yung pagka-metikuloso ng may-ari ng bahay na ito. Pero ito ay itinayo ng kanyang lolo at lola na si Manuel Sandico at Pilar Hison. Ayan. So ang bahay na ito mga Hechibero ay itinayo 1927. Ayan. So dito sa bahay na ito mga Hechibero, lumaki ang tatay ni Ma'am Dita. Ayan. Okay? So ang lawak ng ito nakita ko lang sa online ang lawak ng property is 4,000 square meters. Ayan, talaga nga napakalaki. Mga Hechibero. O, di ba? May nakikita akong balon. So dito muna tayo sa labas ha. Tour lang tayo dito sa paligid. O, di ba? So hinarangan na nila. Kasi syempre, delikado nga naman Ayan. Pero, ang maganda, hindi nila tinanggal itong balon. Nandito pa rin siya. Ayan. So, napakalaki ng property mga Hechibero. So, pwedeng-pwede dito yung weddings, debuts, prenuptial. Pwede rin dito ang photoshoot. Tapos, any kind of private events. Ayan, pwedeng-pwede kayo dito. Kung malapit lang naman kayo dito sa Mexico, Pampanga. Ano? Ganda. Lalo na siguro sa gabi, talagang ma-appreciate mo yung ambience ng lugar na ito. Itong events place na ito. Ayan, o Kamalig de Cornelia Hall pala ang tawag dito. Ma'am Christy, ikaw po ba magtutur sa akin sa loob ng bahay? Halika, pasok na tayo. Sasamahan tayo ni Ma'am Christy. So alam niyo po ba kung kailan ito ni-restore ate? Ano? Oo nga, 1927 itinayo yung bahay. Pero yung ni-restore, hindi na kayo familiar. Okay. Diba? So, original lahat yan, oh. Kita nyo, oh. Para kung may imbita na, sir, para ma-
Oo, sige. Okay lang ba? Hubad ako ng sleeper ha. Ayokong mag, ano, naiya ako. Kasi malinis yun, kita nyo. So magubad na lang tayo ng sleeper. Ang ganda naman nito. Oh, di ba? Ang ganda. Nakakatuwa. So makikita mo na original yung structure ng bahay. Kita nyo. Oh, yung pintuan. Oh. Di ba? Oh. Ito, original din yung ceiling, oh. Oh, spacious pala dito. Gusto ko yung bahay na hindi masyadong maraming kagamitan. Kasi, parang kapag kasi masikip para sa akin, parang hindi ako makahinga. Pero syempre maganda naman yung marami tayong gamit sa loob ng bahay. Pero ako lang naman yun, ano? Personal preference ko lang naman yung mga, yung ganon na... So kita nyo yung sahigo, hindi pa ako yung ginamit. Ayan o. Kahoy din yung ginamit para magdikit-dikit siya. Kasi nung araw naman talaga, hindi tayo gumagamit ng pako. Ayan o. Anong meron naman dito, ate? Papunta sa baba lang. Ah, oo. Pero ginagamit ito ninyo. Oo. Ah. Okay, sige po, sarang nyo na. Pwede ba akong bumaba dyan mamaya? Opo. Sige, baba tayo. Sa baba. Ah, okay. So, doon mo na lang buksan. Bababa na lang ako. Para mapa. So kapag siyempre mayroon kayong party, gusto niyo yung team na Maria Clara, no? Maganda to, no? Oh. Ito atay bed ba ito? Parang ay hindi siya atay bed. So typical antique bed frame. Ayun. So ito po ba yung kama ng tatay ni Ma'am Dita? Hindi niyo po alam, ano? Pero ah, tala yung tatay, si Sir Fernando. Alam, taon po ba namatay yung tatay ni Ma'am Dita? Kailan lang? Ah, itong taon lang. Oh, ah. Pero sa Manila na, no? Sa Manila na. Sa ah, okay. Kasi alam ko merong ano doon si Ma'am Dita eh. Parang mga, may mga shop siya doon. No? May mga sale, no? Katulad ngayon, sale siya hanggang June 4. Oh, June 4. Yan, nakita ko yun sa Facebook ni Ma'am Dita eh. Ayan, so taga Balete, Quezon City si Ma'am Dita. Nakakatuwa tong ano. Kwarto naman po ni? Basta another kwarto. Ito kasing mga kwarto na to, yung pinapakita mo sa akin, Ma'am Christy. Kapag kasi may event, or let's say wedding, pwede nilang gamitin kasi ito eh, no? Katulad nung pagkasal. Oo, kasal. Or ano, wed debut, 'di ba? Preparation nila. O pag wedding naman, pwede na silang matulog dito, no? For bago sumapit yung kasal, kung dito lang din naman, ano? Oo. Tapos dun sa kabila yung lalaki, pwede ba 'yun? Pwede ba 'yun sa isang bahay? Bride and groom. Ah, pwede 'yun. Pero hindi ba pamahiin 'yun na kailangan hiwalay ng bahay? O pamahiin lang na 'wag magkita. Oo. Sasara yun. Dito, yung lalaki pag bumaba. Ah, I see. So, pwede pala. Ah, okay. Dito ang labas niya. Oh. Parang hindi talaga sila magkikita, ano? Hiwalay sila ng labasan.
So, babae, dito lalabas yung lalaki. Oo. So ito yung ano no, parang pinaka kusina, no? Pinaka kusina nila nung araw. Grabe, linis ng sahig nila. Ito ba yung tinatawag na plateria? O nga yata, plateria yata to. Wala ba? Yung mga bahay na ano ate, Ma'am Christy, mga bahay na luma na napupuntahan ko, naamoy ko yung amoy antik na bahay. Ito hindi. Bakit hindi ko maamoy? May malinis. Ah, ganon. Ah. Totoo, hindi amoy antik. O, di ba? Mga sinaunang lutuan. Di ba? Ito naman yung tinatawag na banggerahan. Tama? Banggerahan. O, banggera. Ito kasi yung pangtuyo sa mga plates, eh, no? Dito nila nilalagay. O, ang galing, nakiparin ninyo, no? O, kasi minimaintain, nililinisan nyo talaga. Sa garden. O, sa garden. Well, wala tayong sleeper pareho. Okay lang yun, no? Ah, oo. Ito naman, parang... Itong unang panahon, ganito yung CR. Ay, ganito. Ayan siya, hindi siya tinanggal. Ay, talaga, ang galing. Oo, yan yung unang CR. Ganito talaga yung CR nila. Tapos ano yung nakasalok sa ilalim? Ayun, dati, ano yan, parang pinaka... Dun, balde. Parang ganon. Tapos, pag tapos ka na, saan mo dadalhin? Tapos ka na sa... Yan, dati mayroong maliit. Hugasan, no? Tapos binabaon ba nila sa lupa yan? Parang ganun eh, no? O, yan yung... Yan ang pinakaunang CR. Kaya nga po nakasip na ano eh. Oo. So, pwede palang dalawa, no? Sabay? Okay. Kung magkapatid naman kayo, mga bata kayo, pwede. Siguro po, nung mga maliliit sila. Oo, no? Pero pag mga adults na... Ano tong gown na to? Ayan yung display. Parang design. Ah, nakakatuwa, oh, di ba? Kasi gawa ni Ma'am ano yan, Edita, di ba? Dahil fashion designer siya. Mabilis na yan, oh. Kawawas lang po. Ganda, ay, oo. Oo nga, may bunga, no? Oo, ang dami. So, dito na kayo talaga nakatira din. Opo, stay. Kailangan, eh, no? Oli ka, baba na tayo, ate. Sana tayo. Ay, ito. Ang tagal na niya. So, ano to? Ano-ano na yung papel niya. Ano ito, ate? Si, ano ata yan? Si Apong Fernandi ata yan. Siya yan. Si... Banyo, bago na. Ah, bago. May banyo ba dyan na bago? Opo. Ah, I see. So, silipin natin yung bagong banyo. Ah, ito modern na. Oo, syempre kailangan. Ah, oo nga, no. Nakakatuwa naman ito. Oh. Bagay na bagay. Oh, nga eh. Ganun naman talaga eh, no? Pag magaling na ano, alam na yung nakakaan. Oo. Talent niya yan eh. Tsaka mukhang meticulosa siya, no? No? Gusto ko yun, mga meticuloso at meticulosa. Eto, no? Pero parang ano na to, parang pinalabas lang yung kulay. Ano? Parang. No? Hindi siya na varnish. Oo. Yan talaga yung kahoy niya, ano? Oo. Kasi ayaw ni Ma'am dito na lalo niya ng pagpapunta. Ah, ayaw niya ng ganun. Oo. Kung ano yung kulay niya, ganun siya. Ganun din. Ang pila, ano lang niya, yung dito sa sabon. O may papakita pa daw si Ate Christy sa atin. Sino ito? Adi kasi dito nag-shoot yung Halik, di ba? O yan o. Yan yung mga bida sa teleserye na Halik. Ayan. Sino ba itong babae? Kilala mo? Jane de Leon. Comment nga kayo mga kajubero kung sino yung girl. Basta Jericho Rosales. Si
Tapos ito si Jane De Leon, ang alam ko. Ayan o. Pero ito, hindi ko kilala siya eh. Ami Perez. Ami Austria. Ami o nga pala. Okay. So, bababa tayo dito sa ano, underground. Well, hindi naman siya underground. Parang silong ng bahay. Tapos, ito yung daanan. So, mula rito sa may dining area. Ayan. Dining. Ay, kuya. Diretso na tayo. Boss, thank you, ah. Makitid pala, no? So, kailangan isa-isa ang bababa. Ah, I see. Malinis din naman pala rito. Yung sa may stairs lang talaga, no? Kasi hindi naman siya parating ginagamit, ano? So, noong araw, etong pinakababa, eto kasi yung tinatawag nilang silong. Ayan, pero ang livable house talaga yung nasa taas, no? O, diba? So, eto na yun, palabas na tayo sa may, ano, sa labas. Ang ganda. So, ang tawag dito is Ing Balemi. Ano ibig sabihin nun? Balemi. Sa katapangan, ang bahay ko. Namin. O natin. Ang bahay ko. Yun ang kahulugan ng Tagalog, Ing Balemi. Oo. Oo. Diba? Okay, so nakalabas na tayo, no? Grabe, ang tibay ng mga kahoy, oh. Original talaga siya, eh, no, kuya, no? Yakal at saka nara. Matibay nga ito, lalo na yung yakal, ano? Kaya naman pala ganito ang itsura ng mga kahoy. Ano ba? At talagang napaka-presko, napakalinis. Sa loob, labas pa lang malinis, what more sa loob, di ba? Eh, nakita naman natin, malinis talaga ang loob. Ayan, maraming salamat po ulit, Ma'am Christy. Thank you po. Sir, salamat po ah. Okay, salamat po ulit. Okay, paalis na tayo dito sa Ing Balemi.